Ayan mga kagamba, mga kabarangay, ito ah, panoorin nyo ito. Papaano makatipid sa inyong LPG gas? Yan, para umabot ng 2 hanggang 4 na buwan. Simple lang mga kagamba, hindi ka magdadagdag ng bayad. Tsaga lang, sakripiso ka lang mga kagamba. Ito, panoorin natin itong mga video natin. Yung unang video natin, umabot ng 2 buwan mahigit. Tapos nilagyan natin ang date yan. And then sunod, umabot siya almost 4 months yan mga kagamba. Ang dahil pang lutuin itong mga nakaraang December. Pero hindi siya kaagad naubos. Ayan, tignan nyo lahat ng mga detalye dyan. Kaluto. Ayan. Halos maya-maya nagluluto yung mga anak ko rito kasi mahilig sa pagkain. Pero 2 buwan inabot. Walang humpay na luto pa yan. Samantalang yung idinideliver sa atin na gasol na mas mura daw idideliver pa sa'yo, wala pa 1 buwan, ubos na. Kasi ang sabi nila kumpleto daw ng timbang, pero pag inuga mong ganyan, maramdaman mo mayroong tubig sa loob. Yan. Inuga-uga mo. Eh ito wala. Kasi Petron ito. So nilalagyan nila ng tubig yung tangki nila para bumigat at para kakaunti ang laman. So ayan. Bridge niya. Binuksan natin yan. So empty na siya. Empty na. Nakapula na. Ayan yung date. Okay. Tinimbang pa yan na 24.3 ang timbang. So lagyan natin ang date ngayon ha. Ano mga yan? October 15. Ayaw naman sumulat ko agad, ma. Sulat natin na mas malinaw. Ten, 15, 21. Okay, ngayon yan. Yan ang date na nilagyan natin ha. So pupus muna natin ito, ilalagay natin yung hose para makita natin ang gauge. Tagalin natin para yung kanyang silyo. Ayan silyo niya. Okay, nalagyan natin ito. Yang regulator na may gauge. Ayan. So naka-zero yan oh. Nasa pula. So lang ipitan na. So ito, ayan, bubuksan natin ha. Titignan natin kung anong gauge nya. Ayan, bubuksan natin. Yun, pumatak siya sa ano number yan? Number 5.2. Yan. Yan. Minsan nakakuha ako number 6. Ang 6 siya. So yan, nabali 24.3 ang timbang yan. Tinimbang pa nila. Yan. So, tingnan nyo ang date nito. Asan na ba yung date niya? Ayan, ayun yung date. Masyado klaro. Kasi natin. Ayan. Ayun yung date nung ano
ating LPG. Tingnan nyo mabuti. Ayan. 10:15:21. Ayan. So, ngayon naubos yan, February 9. Bilangin nyo kung ilang buwan yan ginamit, ha. Tapos ito yung gauge niya dapat. Pag meron kayong gauge, ang regulator nyo may gauge. Dapat pag bumili ka, 6 ang gauge niya or mas mababa sa 6, may gauge sa 5. So yan, aabot yan ng ilang buwan yan. Walang tigil, walang tigil kami sa pagluluto nito. Halos lagi pinaglulutuan niya kasi wala naman kayo bang pinaglulutuan. So yan, papalitan natin ngayon yan. Bibili tayo ngayon. Magigit 1,000 na yata halaga ngayon. Ayan. Ah, bibili na tayo, ha. Ayan, dito na tayo sa Petron. Ayan. Ang presyo ngayon, ha. Ayan. Kuha na yung atin. Ayan. Ayun na, binilabas na. Titimbangin pa namin, ha. Kung ilang timbang to, ha. Ayun, timbangan. Ayan, ilang timbang, sir? 23 yan, sir. Ayan, 23. Yan, okay, sir. Thumbs up pa dyan, sir. Ayan, thank you. Natin. Ayan siya, oh. Yan, so napanood nyo, ito ang tamang proseso para kayo makatipid. Huwag na kayo magpa-deliver ng yung mga substandard na mga LPG. Hindi totoo yan. Taga na lang kayo na pumunta dyan sa mga legit na mga gasoline station na sila mismo ang nag-refill ng kanilang LPG. Eksakto siya sa sukat, eksakto siya sa pressure. Ayan, kasi yung mga dinideliver lang dyan mga kagagamba na mura, makakamura ka nga ng minsan 50 pesos lang yata ang mababaan. Pero wala pa isang buwan. Ako, subok na subok ko yan mga kagamba, kaya ako nagsasakripisyo, ako nagtsatsaga na pumunta doon, doon na lang ako bibili sa talagang manufacturer ng LPG. Hindi kagaya doon sa mga refill-refill lang ng mga substandard. Nako, mapapamura lang kayo dahil yung gauge niyan hindi aabot ng 5 o 6, hanggang 3 lang nakaraan. Wala pa isang buwan magagamba, mga kabarangay, mga kanayon, wala pang isang buwan, ubos na yung substandard na idinideliver. Kaya wag na kayo magpa-deliver. Ito, simpleng tiyaga lang ito, pero aabot ka ng 2 hanggang 4 na buwan ng LPG mo. Alright.